Hello, welcome back sa ating Fundamentals of Accountancy, Business, and Management Part 1 class. Ako pa rin ang inyong guro, Romualdo Fernandez Credo. Tayo ay nasa Module 8 na, Accounting Cycle for Service Business Part 2. So kung hindi niyo pa napapanood yung part 1, panoorin muna para makasunod sa accounting cycle. Kasi yung step 1 and 2 nandoon na. So i-continue na lang natin yung cycle dito sa module na ito. So kung kayo ay handa na, kumuha ng papel at ballpen para sa inyong notes. So let's start. Naririto ang milk ng Module 8. Number 1. Post transaction in the ledger. Ding, ding, ding. Number 2. Prepare a trial balance. Ding, ding, ding. So as you can see, yan yung competency for this module. You have to post transaction to the ledger and you have to prepare trial balance. Pero gaya ng sinabi ko sa introduction, hindi mo magagawa ito kapag hindi mo napanood yung part 1. Yung accounting cycle for service business part 1. Kasi nandoon yung dalawang step na mauunay. That is yung identification of accountable transaction at saka yung journalizing. So, without journal entry, hindi ka makakapag-post at hindi ka makakagawa ng trial balance kasi cycle nga ito, step-by-step procedure. So, again, bago ka bumali, bago ka mag-continue dito sa module o dito sa explainer video na ito, kailangan mong balikan yung module 7. Kung hindi mo pa naintindihan, balikan mo yung module 7. Kung hindi mo pa nababasa, basahin muna. O kung hindi mo pa napapanood, panoorin muna yung video na yun. Pero pag okay ka na dun sa first two step na in-identify natin, so pwede ka nang mag-post and mag-prepare ng trial balance. So let's continue. Katulad ng lagi na natin ginagawa sa ating mga explainer video, dapat muna tayong magbalik-aral para maalala natin yung leksyon natin nung nakaraan. And that is yung sa module 7, ano ang ginawa natin doon? Nag-identify tayo ng transaction. Sa identification of transaction, titignan mo lang kung recordable ba siya o hindi. Accountable ba o non-accountable? Yung ibig sabihin ng recordable o hindi. Pag hindi siya accountable, hindi siya recordable, ang ibig sabihin nun, walang effect sa ating accounting element, yung asset, liability, owner's equity, revenue, and expense. So, kung hindi mag-decrease or mag-increase yung mga yun, wala siyang effect. So, therefore, hanggang dun na lang yun sa step 1, hindi na siya magpa-progress. Pero kapag accountable naman siya, ibig sabihin nung accountable, mayroon siyang effect. Ibig sabihin, babawasan niya o dadagdagan niya yung ating asset, liability, owner's equity, or capital, saka revenue and expense. So, mag-continue siya sa step 2 and that is journalizing. So, yun yung steps na diniscuss natin sa previous module. Yung identification of transaction and preparation ng journal entry. Yung tinatawag nating journalizing. So, today, i-illustrate natin yung process na ulit yun. So, mayroong transaction dito. So, I selected yung transaction noong July 28, 2020. Yung transaction ay payments of accounts payable 11,000. So, this is accountable. Bakit? Kasi may effect siya. 11,000, magbabayad ka ng liability. So, affected yung liability, saka affected yung cash mo, yung assets mo. Diba? So, recordable siya. So, mag-proceed siya sa step 2, which is yung journalizing. Pero bago ka mag-journalizing, gagawa ka muna ng
transaction analysis. Itong transaction analysis na to is very helpful para sa mga beginner na nagjo-journalize. Pero later, pag namamaster mo na, kaya mo nang identify immediately kung anong account at saka accounting elements at saka account titles na affected, then you can proceed sa journal entry without doing itong transaction analysis. So, itong transaction analysis, ito yung ginawa natin at pinipresent natin sa 3 columns. So, sa transaction analysis, tatanungin mo lang kung ano ang itong mga ito, 5. Una ay yung anong accounting element ang affected. For this particular transaction, ano ang affected? Asset saka liability. Kasi magbabayad ka. Yung pera, asset yon. And then yung accounts payable is liability. Okay na. Tayo sa accounting elements. Ulitin natin. Assets and liability ang affected. Kasi nagbayad ng utang. Anong pambabayad mo? Pera mo. Asset yon. Tapos ano yung babayaran mo? Accounts payable, liability yon. Kaya ang affected ay accounting element. So, let's go down further. Anong title ang gagamitin mo para i-record yung particular asset sa liability? Pera. So, anong title natin na ginagamit para sa pera? Yan ay cash. Anong liability ang gagamitin nating title. Yung accounts payable na na-mention sa transaction is already a title. So, wala ka ng choice. Yun na, account payable. Pero just in case na walang title na mabanggit sa transaction, you have to consult yung ating chart of account. Diba, pinagawa ko na kayo ng chart of account sa module 4. Yan. So, dapat mayroong chart of account ang business. Para pag magre-record ka tulad nito, kailangan ng account title, so titignan mo lang yung chart of account. For example, kung assets ang kailangan mo, titignan mo sa asset section ng chart of account. At saka kung liability ang kailangan mo, titingin ka sa portion na chart of account na liability. So titignan mo lang kung ano yung compatible na title. Parang ganun, naghahanap ka lang ng account title para sa mga i-record mong transaction. So, mas madali pag may chart of account. So, kung nakalimutan mo ang chart of account, balikan ulit ang module 4. Para ma-familiarize ka. Ang next is, madali na lang to, yung amount. It is usually indicated naman dun sa transaction. Katulad niyan, payment of accounts 11,000. O di 11,000 ang amount ng cash at saka 11,000 ang amount ng accounts payable. Effect. So, titignan mo lang kung magdi-decrease or mag-i-increase. So, for example, yung cash mo or yung assets mo, nag-increase ba or nag-decrease pag nagbayad ka ng utang? Yung pera, syempre, pag nagbayad ka ng utang, nabawasan. Kaya, magdi-decrease. Yung liability mo, anong mangyayari sa liability mo pag pinayaran mo? Madadagdagan ba yung utang mo o mababawasan? Pag nagbayad ka ng utang, siyempre mababawasan. Nagbayad ka ng utang, di mababawasan. Kung ako, nagbayad ako ng utang at hindi mababawasan, ayaw ko magbayad ng utang. Siyempre, ang effect niya, mababawasan. And then, i-apply mo na yung final step, i-apply mo na yung rules of debit and credit. Diba? So, pag nag-decrease, sabi natin sa assets, anong gagawin mo? Pag nag-increase ang assets, normal balance. So, debit sana. Pero nag-decrease siya. Kaya, credit. Sa liability naman, nag-decrease ang liability. Ang normal balance niya is credit. So, kung mag-i-increase sana yung liability, i-credit mo. Kasi gagamitin ang normal balance kapag increase. Pero since decrease yan, yung kabila. Opposite ng credit is debit. Ayun. So, balikan mo din ulit yung rules of debit and credit sa module 3. And finally, kung mayroon ka ng transaction analysis, madali na lang mag-journal entry. So, gawin natin yung journal entry. So, first, i-fill up mo muna yung unang column, which is yung date. So, wait. Yung general journal form muna. So, pwedeng
may nabibiling journal book sa mga bookstore, sa tanong nyo lang, journal, babili ng journal, ganun. Pero kung hindi mo naman kaya yung journal book or notebook, journal notebook, mayroong by per piece na nabibili. Tapos lagyan mo na lang siya ng label. Yan, general journal, date, description, PR, debit, and credit sa money column. So, ilalagay mo na lang yan. Oo, wala pang label yung nabibili. O pwede man, gawin mo lang yun sa Excel. Katulad nito, itong form na to is ginawa ko lang sa Excel and then kinapi ko sa, or nag-insert ako ng Excel form sa micro, sa PowerPoint pala, sa PowerPoint presentation kasi pwede namang mag-insert ng Excel. So, ginawa ko ito sa Excel. Yan, so, igagayahin mo lang yan. Kung marunong ka sa Excel, o kung talagang wala ka namang pambili at mayroon kang available na paper dyan, pwede mong gayahin na lang yung mga columns-columns. Sa band paper or kahit sa pad paper. Para magmukha siya ang general journal, pwede mo lang gawin niya. Okay, balik tayo dun sa pag-fill up ng general journal. So, kunwari na-fill up mo na yung label, yung nasa dalawang taas na portion ng general journal. Ayan. So, fill up na natin yung date. So, mauuna muna yung year. Ayan. Minsan lang isusulat yung year. Magsusulat ka ulit ng year pagtapos na yung 2020. Sa 2021 na. And then, ganun din yung sa month. Minsan mo lang din isusulat. For example, July. Tapos magre-record ka July 1 hanggang sa July 31. Sa next month ka na magsusulat ng susunod na buwan. July, August na. Ayan. So, kunwari, July 28 ang nare-record natin. Ayan. So, uunahin natin yung debit account. So, hanapin natin yung debit. So, yung sa liability, yung account payable. No? So, debit ang mauuna. Ayan. So, debit, anong title? Anong description ng transaction? Yung title ang ilalagay mo, accounts payable. And then, pagkatapos mo yung description, punta ka na kaagad sa debit amount, sa money column. So, ilalagay mo dyan 11,000. So, as you can see, mayroong appropriate column for the centavo, no? So, yung usually yung dulo ng money column ng debit sa credit, dyan talaga ilalagay yung sintabo. And ang pag-fill up, pag-manual, ang pag-fill up ng sintabo column is yung font niya mas maliit kumpara doon sa regular, yung sa ones, tens, thousands, ganun, hundreds, millions, ganun. Millions na kaagad. O sige, basta ganun. Yung pag-fill up sa sintabo column, usually mas maliit yung font niya at tapos nakaangat siya ng konti para ma-emphasize na siya ay sa sintabo. And then dito naman sa pag-fill up ng amount dito sa ones to millions, hindi mo na kailangan talaga ng comma at saka period diyan. Kasi nga mayroong mga line diyan talaga, hindi ko lang nagaya na naka-appropriate for each element. Yung ones, tens, hundreds, meron na dyan. No? So, immediately after ng centavo, syempre ones, tens, hundreds, and so on. Okay na. So, tapos na tayo. So, don't worry. Yung PR, hindi pa mapifill up sa paggawa ng general journal. Mapifill up na lang yan pag nag-post ka na. So, yung PR ng journal, at saka ng ledger, ipifill up mo at the same time. No? So, sa journalizing, wala pang PR. And then, tapos na tayo sa debit. Susunod na natin ang credit. So, credit cash. Anong credit natin? Anong i-credit natin? Yung assets. Diba? Anong assets? Cash. So, ang ilalagay mo is yung title. Yung title. So, credit cash. So, notice mo sa description, yung credit na cash, naka-indent siya ng konti. So, please take note. Indented ang credit para madaling ma-identify na credit siya without looking yung sa amount.
So maraming nagkakamali dyan. Hindi nila ini-indent yung credit. And then, pagkatapos na yung description, punta ka na sa amount, ganun din. Lagay mo yung amount sa credit. Same rule dun sa pag-enter mo ng amount sa debit. Siyempre, dun sa credit mo ilalagay kasi credit nga siya. Huwag dun sa first money column. Kasi pang debit yun. And then, to complete yung iyong journal entry, siyempre, lagyan mo ng description. Anong nangyari? So, basically, i-re-word mo lang yung transaction. It's a shortened. Dadagdagan mo kung masyado siyang short para mas maintindihan ng user. Para maintindihan ng user kung ano yung entry. Kung bakit ganoon yung entry. So, to record payment of account. Pwede na yun. So, basta maintindihan lang ng user kung ano yung nangyari. Bakit ganoon yung journal entry. So, yun yung tinatawag nating simple entry. Sa journalizing, di ba? Yung isa ang debit, isa ang credit. Pero mayroon din naman tayong tinatawag na compound entry. So, let me repeat yung simple at saka compound entry. So, simple entry, ganyan. Isa ang debit, isa ang credit. Pero there are times na more than one ang debit at saka more than one ang credit or parehas na more than one. So, ang tawag natin doon ay compound entry, minsanan. Although yung compound entry, may option ka naman na gawing simple entry lahat. Kaya lang ang daming entry, no? So para hindi nang ang daming-daming entry, minsan, ipocompound mo na lang, minsanan. Gawin mong two or more ang debit at saka two or more ang credit. So basta sa halimbawa, magkaka-align dapat yung debit. So same lang. Yung alignment ng debit title, walang problema sa amount kasi may specific column para sa amount ng debit at saka credit. Pero dito sa description, ang particular ka dapat. Halimbawa, kung more than one ang debit, magka-align dapat yung accounts payable at saka yung account na susunod mong i-debit. Sa credit, ganun din. Parehas yung intention. Magka-align lahat ng credit. Please take note. Yan. So, after ng first at saka second step, which is yung identification of accountable transaction at saka journalizing na review natin kanina, ang third step is posting. So, what is posting? Ang posting is yung, yan nga, sabi nga, yung third step in the accounting cycle after ng first at saka ng second step, which is identifying at saka journalizing. So, after ng journal entry, magpo-post ka na ng entry. So, anong ipopost mo? Yung journal entry mo. So, dapat meron kang journal entry para magkapag-post ka. So, what is posting? It is the act of transferring the journal entry to the ledger. So, ililipat mo lang yung journal entry mo sa ledger naman. Yung journal entry na saan? Nasa general journal. The amount of debit and credit in the journal is recorded in the ledger. So, ililipat mo din lang yung naka-debit amount mo dun sa journal, dun sa ledger. Ganun din yung credit. So, ganun lang. Transferring of information from the journal to the ledger is called posting. So, let's discuss muna yung general ledger kasi mayroon tayong two types ng ledger. The general ledger and the subsidiary ledger. So, what is the general ledger? Ledger is the reference book in accounting and it is used in classifying and summarizing of transaction which will lead to the preparation of financial statement. So, sa journal kasi halo-halo sila lahat. Lahat ng assets, lahat ng liability, nasa iisang record. Ngayon, para mas maging useful yung information, di ba dapat ika-classify mo yung mga similar transactions. So, dyan nangyayari yung classification ng transaction sa general ledger. So, naka-classify na sila per account. And then, after mong ma-fill up yung ledger, ready ka nang gumawa ng report, which is yung preparation na, which is yung financial statement. So, mag-prepare ka na ng financial statement.
So classification muna tayo ng ledger. We have yung two money column ledger. Ito din yung tinatawag na letter na T account. Kasi it is parang represented by a letter T. Yung debit at saka credit is nahiwalay ng letter T. Parang letter T. Oh, correct. So yung left side of the account is the debit side and then yung right side niya is the credit side. So yung may dalawang side siya. So mag-imagine ka ng line between debit and credit tapos yung line sa taas, yun yung tinatawag na nating letter T. Kaya itong two-column ledger, minsan tinatawag siyang T account. Okay, so of course, sa debit, mayroong date ng transaction, description, at saka yung amount. And same with sa credit. So, yan yung two money column. Kasi dalawang money column lang. Walang balance. So, we also have yung three money column ledger. So, bakit three money column siya? So, hindi na lang debit and credit. Ang meron, meron na ring money column for balance. Three money column ledger. Asan yung money column? Ayan, yung debit, credit, at saka yung balance. Yan may lalagay yung amount. And of course, aside from yung amount, mayroon pa ring important information such as yung date, description, at saka yung posting, reference. So, ang money column ay yung debit, credit, yung balance. Yan ilalagay yung value ng item. So, tatlong money column na siya. So, mayroon din tayong four money column ledger. So, na-notice nyo, dun sa three money column, saka four money column, nandito sa dulo yung money column niya. So, kanina, yung debit, credit, at saka balance lang. So, ngayon, para kaya naging four money column siya, kasi yung balance, naka-specify na kung debit or credit. So, kung debit balance, yan mo siya ilalagay sa debit. Pag credit balance, dun mo siya ilalagay sa credit column. Unlike dun sa three money columns, kay debit or credit yung balance, nandun pa rin siya sa balance. So, pag mag-switch side lang siya, parang ine-negative mo na lang. So, for example, debit, tapos na malaki yung deduction, di naging credit na siya. So, ine-negative mo lang para to note na hindi na yun yung balance niya, nag-negative na siya. Unlike dito sa four money column, hindi mo siya ini-negative kasi mayroon ng specific debit at saka credit balance. Anyway, marirealize nyo na pag nagkaroon na tayo ng application. Ayan, so before we perform yung posting, ito muna yung step, syempre. So una, transfer the date of the transaction from the journal to ledger. So titignan mo muna yung date. So, yung date, ililipat mo sa journal saka sa ledger. Di ba may date column din ang ledger? Okay, two money column, three money column, or four money column siya. May date. So, ilipat mo muna yung date. Then, after ng date, transfer the page number from journal to the reference number in the ledger column. So, yung ipi-fill up muna yung posting reference. So, sa posting reference ng both journal at saka ledger, so, sa posting, napi-fill up yung posting reference. So, kung blank ang posting reference mo sa journal, kasi nasa journalizing ka pa lang, okay lang yon. Pero pag nasa posting na, dapat na-fill up na yung posting reference. Kaya nga posting reference, di ba? Anyway, ang other term pala sa posting reference ay simply reference sa ibang book. At saka, sa iba naman, yung old term, yung dating term na ginagamit ay F. Stands for folio, which means posting reference them. So, baka ma-encounter nyo lang sila. Bakit R lang ang nandito? Ibig sabihin ng reference. Bakit F ang nandito instead na PR? Ibig sabihin ng folio. Other term lang for posting reference. So, pwede rin F ang ilagay. O, balikan na natin yung step number 2. Pag-fill up ng posting reference. So, after ng date, posting reference na. So, ang ilalagay mo sa journal,
ang ilalagay mo sa journal ay yung page niya dyan sa ledger. So, ang ilalagay mo doon, general ledger, tapos yung page number, doon sa journal. And then sa ledger naman, general journal, tapos yung page number. Ulitin natin. Sa paglagay ng posting reference, sa journal, sa general journal, ang ilalagay mo ay yung page number ng ledger, kung saan mo nilipat yung information. Saan mo ililipat yung information? So, for example, sa general journal, hawak-hawak mo yung general journal, saan mo ipinost? So, general ledger page 40. Ganun, for example, kung nasa page 40 mo nilipat yung information. So, importante, dapat na-fill up mo yung page, nalagyan mo ng page yung journal at saka ledger. Kasi wala kang ilalagay na posting reference kung hindi na fill up. Yun, parang nagsaserve siya as connection. So, kung gusto mong ihanapin, saan napunta yung, o na-post ba correctly yung information, puntahan mo dun sa nakalagay sa posting reference. So, connection nila yun. Connection ng journal sa ledger. And, ganun din, vice versa. Sa ledger naman, ang ilalagay mo sa posting reference niya ay kung saan mo kinuha. General journal page, ganun. Or, alternatively, sa general journal, pwede mong ilagay yung account code na lang. Kasi yung account code naman, naka-arrange na yun usually. So, pwede mo na siyang gamitin sa posting reference, sa paghahanap. Number 3, write the debit figure from the general journal to the debit figure in the ledger. Ayan, titignan mo na yung amount, debit amount, dun sa general journal, isusulat mo na yung debit amount niya sa, yung amount niya sa ledger. And then, ganun din, pagkatapos ng debit, yung credit naman, lagay mo na yung credit amount dun sa journal, dun sa ledger. Number 4, enter the account number in the posting reference column. Yun, ito yung sinabi ko kanina. No? Alternatively, kung gumagamit sila ng code ng sa na-notice nyo sa chart of account, minsan may mga number na naka-attach dun sa mga titles. Yun yung tinatawag nating account number. Pero coding kasi ang tawag doon. Pero very seldom na ganun ang gumagamit ng coding sa account type. Sa account. Sa government na lang. Usually ang gumagamit ng account code kasi masyadong maraming account title sa government. Mahirap tandaan. So, kung ayaw mo ng account number, pwede naman yung sinabi ko kanina. Page, ano? Yung page number ng ledger ang ilagay mo sa general journal. So, ito yung illustration ng ating posting. So, yung una sa taas ay yung sa general journal. So, yan yung journal entry na ipopost natin sa ledger. So, kailangan natin yung ledger ng dalawang account kasi ang ipopost natin. Namely, pakitignan yung journal entry, yung cash, at saka capital. So, kailangan natin ng ledger ng cash at saka capital. So, ayan. So, nag-screenshot na ako ng ledger ng cash at saka ng capital kasi yan ang kailangan nating ledger. So, na-notice mo, sa general ledger, lahat ng account mayroong sari-sariling ledger. So, gagawan mo sila ng ledger na each. Okay, so let's post yung journal entry na nagawa natin sa previous module. I-try natin i-post. So, katulad ng sinabi ko kanina, since ang journal entry ay cash at saka Gene Capital, kailangan nating hanapin ang ledger ng cash at saka Gene Capital. So, yan na, na-screenshot na nga katulad ng sinabi ko. So, ano yung first step? Yes, ilagay muna natin yung date. So, ayan. So, pwede namang unahin mo muna yung cash at saka yung capital, no? Para hindi, ano, di ba? So, ganun na lang. Unahin na natin yung cash. Ayun, yung date, 2020, niya ilipat na sa ledger ng cash. And then, yung month, July. And then, yung day,
1. So ano yung description ng transaction? Ano ba yan? Ano para sa inyong entry na yan? Investment. Pwede natin ilagay dyan, investment. And then, i-fill up na natin yung PR column, o kaya yung R, o kaya yung F. Yan. Yan lang naman ang possible na ilagay dyan. PR, posting reference. Yan na yung pinaka-common. Yung pinaka-luma is F, folio. Pero mayroon din akong mangilan-ngilan na nakikita na naglalagay lang ng R, which means reference. So, ganun pa rin. Posting reference. So, ayan. Anong nilagay sa posting reference sa cash? General Journal page 1. Kasi galing sa page 1 ng General Journal yung information. So, ganyan lang kadaling maglagay ng posting reference. Saan mo kinuha? Parang ganun lang. Sabihin, sa General Journal page. Ayan. So, saan mo kinuha yung information? Para may link sila. And then, ilagay mo na yung amount, 250,000. So, since yan pa lang naman ang transaction, ang balance lang niya ay 250,000. Tapos na tayo sa cash. So, ganun din ang gawin natin sa capital. So, sa capital, lagay din muna natin yung date. 2020, July 1. Yung date niya. Atensya na, hindi umabot yung arrow. And then, yung description niya is still investment. And then, yung posting reference niya, since isang page pa lang naman niya ng journal, yun, so General Journal, page 1 pa rin. And then, ilagay mo na yung credit amount. Yan, correct. 250,000, this time sa credit naman. And then, of course, yung balance niya is still 250. Bakit? Kasi, isang transaction pa lang naman yan. O, madali lang mag-posting. Mas mahirap mag-journalize. Ayan. So, let's continue. So, nung July 4, ang journal entry ay prepaid rent credit cash. So, again, ang kailangan nating ledger ay yung cash at saka yung ledger ng prepaid rent. So, ayan. Meron na. Nakalagay na, naka-screenshot na sa baba yung ledger ng cash at saka prepaid rent para ma-illustrate natin yung posting nila. So, remember, yung cash ledger na gamit na natin kanina, kaya may entry na siya, may naka-record na dyan na 250,000 galing kanina yan sa previous slide. Para ma-illustrate naman natin yung mag-compute ng balance. Okay, so post natin, syempre date pa rin. Yung year na ilagay na kanina, di ba? So hindi na magsusulat ng year, hindi na rin magsusulat ng month. Syempre understood na rin July yan. So sulat mo lang yung day. So, 4. Unahin natin yung cash. Kasi yun ang naunang nakalagay dyan sa ano. Nakalagay dyan sa... O, pwede naman yung debit muna. Debit muna. Unahin mong post. Pero since mas nauna kasi nakalagay dyan yung ledger ng cash. So, yung cash ang unahin ko. Pero pwede naman yung... Sabi ko nga, pwede naman yung debit ang unahin mo. At usually, ganun talagang ginagawa. Yung debit muna bago yung credit. Pasaway kasi itong slide natin. Nagkapalit sila ng position. Sige, anyway, wala namang bearing yun. As long as tama yung pagka-post natin, okay lang. So, post muna natin muna yung cash. So, yan. Ilagay na natin yung date 4 na lang. And then, ang description niya is cash. Payment. Payment. O, pwedeng payment of cash or payment for in brief description lang kasi usually sa ledger maliit na lang yung space for description kaya mga hindi na kaya yung sentence kaya dapat mga terms lang ilalagay dyan shortened na hindi pwedeng statement mauubos yung inyong space para sa inyong ledger so cash payment or cash pwede na yan. So, saan mo ba kinuha yung yung information sa General Journal page 1 pa rin. Hindi na na-screenshot yung kasi kulang yung space ng slide ng sa PowerPoint, no? Eh, yung portion na lang na ito na ng entry ang ni-screenshot ko. Pero nasa page 1 pa rin yan. So, General Journal page 1
So, ano ba ang nangyari sa cash? Naka-credit siya. Kaya, ilagay mo sa credit balance. O ngayon, tignan natin yung balance natin. Kanina, sa transaction ng July 1, ang balance na niya ay 250. Kasi yun pa lang naman ang first transaction. Ngayon, nag-credit ka ng 7,000. So, ibig sabihin, debit saka credit na 7,000, di sila pareha. So, you have to subtract. So, ganun. Pag debit, so, imo-monitor mo yung balance. No? So, pag galing sa debit yung balance, and then magka-credit ka, subtract. Pero pag mag-debit ka, add. Ano? Pag debit-debit, add. Pag credit, debit-credit, subtract. O kaya pag credit-credit, add. Pag credit-debit, add and vice versa. Basta pag hindi sila parehas, you have to subtract. Pero pag parehas sila, add. Okay? So, 243, dinidak natin. Ngayon, sa prepaid rate naman, na dapat inuna natin. So, since first time pa lang mag-fill up sa ledger ng prepaid rent, so ilalagay natin yung unang entry pa lang ito sa ledger niya. So, year, month, and yung day. Yan. So, ang description is advance rental payment. Kung kasya. Tag mo. Ano pa ba? Ayun. And then, yung posting reference. Ba? Saan mo kinuha? The General Journal, page 1. So, page 1 pa rin. So, tignan mo lang yung page ng journal kung saan yung itatransfer mong journal entry. At yun ang ilalagay mo. Journal, page 1. So, kung nasa page 40 ka na, di journal, page 40. Ganun. And then, ilagay mo na ulit yung amount, 7,000. Pero since yan pa lang ang entry, hindi yan pa rin ang balance. 7,000. July 5, 2020. Obtained loan for 120,000 from Metrobank. The company issued it a promise to pay. So mayroong promissory note. Which is usual sa mga utang naman sa banko. So ang entry ay cash. Debit cash at saka credit loans payable. So, ibig sabihin, kailangan natin yung ledger ng cash ulit saka ng loan payable. So, hanapin natin. O yan, andyan na. Sa baba. Kunwari, nahanap na natin. Ayan. So, mayroon ng screenshot ng ledger ng cash at saka loan payable. Mas appropriate kasi yung loan payable para sa mga bank loan, no? Mas ginagamit. Kung mayroong loan payable, mas preferred. Pero pag walang loan payable na account, pwede na naman yung notes payable. No? So, no, trivia lang yun. So, sige. Post na natin. Sa cash muna tayo. So, since mayroon ng prior entry sa cash, so, ang ilalagay mo na lang ulit is yung date ng transaction, which is July 5. Huwag mo nang isulat yung July. 5 na lang. And then, ilagay mo yung brief description. It is loan or loan. Loan payable or acquisition of loan. Basta, very short lang. Mga terms lang ang ilalagay ulit dyan. Kasi hindi kasya. And then, ilagay mo na yung posting reference. Saan galing yung entry, yung journal entry. Tignan mo yung page ng journal. Kunwari, nasa page 1 to page 1 pa rin. So, naka-debit siya yung cash na 120. So, previously, 243 na lang yung balance ng ating cash. Bakit? Kasi binawasan natin kasi nag-credit tayo. So, yung debit balance na 250, nabawasan na siya ng 7,000. So, 243 na lang. So, debit pa rin yung 243. Kaya, kung magde-debit ka ulit ng 120, add. Kasi, debit yung balance and then nag-debit yung entry. Kaya, pareha sila. We have to add 363,000. Okay na? So, ganun. So, titignan mo yung balance. Kung yung balance ay debit, so, pag nag-debit, add. Pag nag-credit, deduct. Yung balance naman ay credit, galing sa credit, tapos nag-debit ka, deduct. Pag nag-credit ka, add. So, you have to monitor yung balance kung ano yung ano siya, debit o credit. Saan ba siya galing?
Siyempre, kung saan siya galing, katulad niyan, oh, 250 yung balance galing sa debit, tapos nag-credit ka, nabawasan mo ng 7,000, saan galing yung 253? Siyempre sa debit pa rin, debit pa rin. Okay, balik na tayo, ay punta na tayo sa loans payable, so this first entry ito, lagay mo ulit yung year, month, at saka yung day na July 5. Lagyan mo ng brief description, bahala ka na kung anong terms ang inilagay mo dyan. Basta magkakasya dun sa small space. So, posting reference sa, tignan mo yung page ng journal. Anong page doon? Journal 1 pa daw. Okay, so hindi pa nakakarating sa page 2. And then, lagay mo yung amount, credit, 120,000. So, ang balance niya ay 120,000 na credit. Footing the ledger. At the end of the period, the debit and credit balance of the account must be determined. The balances will be carried over to the trial balance. So, kailangan mong i-determine yung balance sa ledger kasi yung final balance doon, yun ang nilalagay mo sa trial balance, yung next step. The process of adding the debit and credit together, credit in the two column journal or in the T account is called footing. So, ginagamit lang yung footing sa two-column ledger. Sorry, two-column ledger yan. Okay, yan yung tinatawag nating T-account. Kasi dun sa 3 at saka 4 column, automatic na running balance ang tawag natin doon. So, pagkatap, every time na mag-post ka, i-compute mo yung balance niya. So, meron na siyang available na balance. So, unlike dito sa two-column ledger at saka or T-account na tinatawag natin, entry lang sa debit saka credit. So, kailangan mo pang i-add, kunin yung total ng debit at saka credit, yung left side at saka right side, and then kunin mo yung difference para makuha yung balance. Ang tawag doon ay footing. Getting the total of the ledger. Kukunin mo yung balance niya, yung kukunin mo yung difference ng debit saka credit. Siyempre, pag mas malaki yung credit balance ang tawag natin doon. Pero mas malaki yung debit, syempre debit balance. So later, yan ang ilalagay mo sa trial balance. Okay, next step na tayo. Trial balance. So konti lang yung present natin dito sa explainer video na posting. Pero marami naman doon sa ating module. So pakitignan na lang yung sa module. No? Kasi pare, paulit-ulit na lang, ganun din lang naman yung gagawin. Kaya hindi ko na nilagay lahat dito sa ating explainer video. So, next step na tayo. After ng posting, you have to prepare trial balance. So, pang-apat na step na to. So, trial balance is a list of accounts with their debit and credit balances. So, do not be confused, no? List of accounts din yung chart of account, pero title lang yon. Walang nakalagay na amounts. So, kapag listahan din, ang nakita mo ay list of accounts din, may mga naka-enumerate din na account title, katulad ng chart of account, pero meron na siyang value, hindi na yun chart of account. Yun na ay trial balance. So, ang pagkaibahan lang nila, may value itong trial balance. Listahan din ito ng mga account titles, naka-enumerate dito yung mga account titles na ginagamit sa recording. Nga lang, meron ng amount. Tapos, yung amounts na yun, naka-classify pa into debit saka credit. So, it is prepared to test the equality of debit and credit in the ledger. So, mag-prepare ka muna ng trial balance bago ka mag-prepare ng financial statement para alam mo na equal yung debit at saka credit. Kasi pag equal, hindi rin magbabalance yung iyong financial statement. So, at least, nasa early stage ka pa lang, mas mahahanap mo pa yung ano, kaysa naman mag-prepare ka na ng financial statement, hindi mo alam kung saan mo titignan yung error. This equality provides an interim proof of accuracy, but it does not signify absence of error. Parang, ano lang siya, hindi niya na-attest na yung record is error-free. Presumptive lang to. Presumptive na tama. Pero it can be proven otherwise. So, trial balance. And trial balance is not one of the financial
statement. It is only a tool to test yung equality ng debit and credit. It does not guarantee, ulitin ko lang, no? Emphasize ko lang, yung absence of error. Types of trial balance. So, una, we have yung unadjusted trial balance. Ito yung pre-prepare right after ng posting. Right after na mag-prepare mo yung posting sa general ledger. So, pagtapos ka ng mag-post, prepare ng trial balance. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na adjusted trial balance. Ito yung after ng adjusting entry. So, ito, i-explain, i-discuss pa lang natin in the future yung adjusted trial balance. Pero itong unadjusted trial balance, gagawin na natin mamaya, susunod. And then, post-closing, number 3 dapat yan. Paki-correct na lang. Number 3, post-closing trial balance. We also have post-closing trial balance. Ginagawa naman yan kapag katapos mo nang i-close yung nominal account, yung mga temporary accountancy, kino-close sila para tama yung measurement ng performance ng company. Anyway, i-explain pa natin sa mga susunod na araw kung paano yung adjusted at saka post-closing trial balance. Pero parehas pa rin naman silang trial balance. So basically, ganito din sila. So ang i-illustrate natin today is yung ito sa module na to is yung unadjusted trial balance. Steps in the preparation of trial balance. You have to list the account titles in the following order. So, i-arrange mo lang yung titles in the following order. Assets, liabilities, equity, revenue, and expense. So, yan yung arrangement niya. And then, get yung balances niya, debit or credit doon sa ledger. So, make sure na tapos mo na yung ledger bago pagkuha ng trial balance. And then, pag nailagay mo na, nailista mo na yung account, tapos nasulat mo na yung amount niya, debit or credit. So, mayroong money column itong trial balance, debit money column, and then credit money column. So, pag nailagay mo na doon, you add the debits and you add the credits. Dapat equal sila. Ayan. So, ito na nga yung sample ng ating trial balance. Siyempre, may title yan for identification. So, ang mauuna dyan is yung sa taas, siyempre, mayroong title. Ayan. Name of business. Tapos, yan. Kung anong pangalan ng business, yun ang ilalagay mo. Tapos, sa second element ng heading is yung name ng statement. Ano ba yung pre-prepare mo? Trial balance. And then, yung last part ng heading is yung period covered. So, December 31, 2019, usually year-end, ginagawa yan. So, December 31, 2019. So, anong taon mo ginagawa yung trial balance. And then, merong tatlong columns yung trial balance natin. Yung accounts, yung debit money column at saka credit money column. Yeah, so ililista mo na yung account titles na nandun sa ledger. So from cash to expense, salary expense. Ano na ulit ang order? Assets, liabilities, equity or capital, revenue, saka expense. So i-arrange mo lang sila. Yan, susulat mo cash, yung amount niya na debit 19,250. Accounts receivable, 1,000. Office supplies, 2,000. Equipment, 30,000. Yan, wala ng asset. So, liability na. Accounts payable, 10,000. Siyempre, credit yun. Astig capital, 40,000. Credit din yun. Service income, credit din yun. And then, salary expense, 250. Ayan, pag naisulat mo na lahat, kunwari, tapos ka na from assets to expense, then, itotal mo na yung debit at itotal mo na yung credit. So, dapat equal. Pag hindi equal, ibig sabihin may mali sa paggawa mo ng journal entry o kaya sa pag-post o kaya naman sa pag-foot mo ng ledger, sa pagkuha ng total, ng balance. Kaya naman sa pag-sulat mo ng amount from doon sa ledger, so dito sa trial balance. Baka nagkamali ka, mayroong error somewhere. Ayan. So, pag
hindi nag-balance, ito yung mga possible error. Number one, error in posting a transaction to the ledger. So, dun sa pag-post mo daw, from journal to ledger, nagkamali ka. Ano yung mga possible error doon? Letter A, posting in the wrong account. O yun, yung cash, pinost mo sa ledger ng expense. For example, kaya yung receivable, pinost mo sa payable. Ganon. Nagkamali ka. Tapos, debit was posted on the credit side and vice versa. O, pwedeng debit pala, nilagay mo sa credit, credit pala, nilagay mo sa debit. And letter C, omission of posting. O mayroon kang hindi na-post. Mayroon kang journal entry na nalampasan, hindi mo na-post. So, isa rin sa mga error na yon. Number two, error in determination of the account balance. O sa pag-compute ng balance. Nagkamali ka. Balance is incorrectly computed. Nagkamali ka ng pindot sa calculator. The balance was entered in the wrong column. O, ganun din. Imbis na ipopost mo doon sa credit, na ilagay mo sa debit kasi nagmamadali ka, hindi ka careful. Dapat maging careful sa pag-prepare, sa pag-journalize, sa pag-post, and pagkuha ng mga balances kasi later mas mahirap maghanap ng error kaysa gawin ulit. At kung gagawin mo naman ulit, sayang yung effort. Diba? Parang, So be careful. Number three, error in preparing the trial balance. Ayan, so wala ka ng error sa perfect ka na sa journalizing, perfect din sa iyong, walang error din sa posting, pwede namang sa trial balance ka lang nag-error. So ano yung mga error mo dyan sa trial balance? One of the column is incorrectly added. So, nagkamali ka sa pag-add, ulitin mo. Kaya dapat ulit-ulitin. Nagkamali ka sa pag-add kasi hindi mo napindot ng isang zero, for example. Ganun. Nakulang yung isang zero mo. Ganun. O kaya nagkabaliktad. Yung 12, ginawa mong 21. Parang ganun. The amount in the balance was incorrectly recorded. Nung kinopya mo yung balance sa ledger, tapos nilagay mo sa trial balance, nagkamali ka na. A debit was recorded in the trial balance as credit. O pwede rin sa ledger, credit siya, nilagay mo sa debit. So, yan yung mga chicheck mo kapag hindi nag-equal yung iyong trial balance. Ito yung mga tips. It's isa sa mga pinaka-common errors, itong transplacement errors at saka error of transposition. So, be careful dito sa mga types ng error na ito. Diba? So, yung transplacement is yung errors committed when comma or yung period is misplaced. O, nagkamali ka sa paglagay ng comma, ng comma at saka ng period. Siyempre, magkakaiba na. Katulad niyan, yung period na ilagay doon sa pangatlong, 0. Therefore, yung comma doon sa 1. So, instead na 10,000, naging 1,000 na lang. While yung error of transposition naman is nagkaroon ng switching doon sa dalawang number. For example, yung 1,567, nag-switch yung 6 at saka 5, naging 1,657. So, yun. Very common yan na error. Transposition saka transplacement. Transplacement, placement. Yung placement, yung sa digit. Diba? Once, tens, hundred, nababago. Kaya nga placement. Transposition, nagkabaliktad. Si parang yan, oh. Yung present nating example, parang si tens at saka 100, nagkabaliktad sila. So, transposition. Ayan. So, just in case na hindi nyo na-view yung sinasabi ko kanina dun sa types of ledger natin, yung sinasabi kong T-account, yung 2 money column ledger, ito na yung emphasis niya. Gusto ko lang i-emphasize yun. Gusto kong ipakita sa inyo na T-account talaga siya. Yan o, nakita niyo yan yung letters T, yung imaginary letter T sa 2-column ledger. So, ito yon. So, yung left side is yung debit, and then yung right side is the debit amount. Dito rin ginagawa yung footing. Kasi, di ba, nakita niyo walang balance yung debit at saka credit. So, para makuha yung balance niya, i-add mo muna yung debit, i-add mo yung credit, tapos get the difference. So, ito na yon. 2-column ledger,
is tinatawag din siyang T account. Kasi mayroong letter T sa gitna. Imaginary na letter T. So it is used usually sa classroom. Itong type ng ledger na to is usually ginagamit sa classroom kasi mas mabilis. Less formal siya. Classroom discussion. While pag sa actual naman, syempre, yung 4 or saka 3 money column ang ginagamit kasi mas formal naman yun, mas maganda naman yun. Saka mas madali na yun kasi may running balance. Anytime na gusto mong malaman kung magkano ang total na ng account, magkano yung cash ko? O, tingnan mo sa ledger, updated na siya. Diba? Hindi katulad nito, magkano yung cash? I-add mo pa yung debit sa credit ko kung yung pay different. So, hindi immediately available yung balance niya. Okay, so this is the end of the slide. Thank you very much sa pagpanood ng explainer video ng Module 8. So, kung medyo kulang pa, ulit-ulitin lang. And then, andyan naman yung module, no? Very self-explanatory naman yung module natin. So, and then, pag may questions, siyempre, don't hesitate to ask. Kaya lang, minsan, hindi immediately marireply ko yung inyong queries kasi ang daming messages na pumapasok. Hindi lang sa mga students, pati sa teachers, mga kasama namin, sa admin. Dami-daming mga messages na pumapasok. So, minsan ang hirap tignan yung mga messages. So, huwag magtatampo. Pag ano. At mas maganda dun sa group chat natin tayo mag-post ng question, wag DM. Kasi every now and then, chinecheck ko talaga yung ating GC, no? So, doon na lang, mag-DM. Kasi pag DM, once lang na lumalabas, minsan, pagpasok ng ibang messages, natatabunan natin, hindi ko na siya nakikita. Okay, so, thank you very much. I am your teacher, Romualdo Fernandez Credo, saying God bless.